Hello guys, Solo Far Sign, hello Leo R. Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888, welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Far Sign Leo R. Sagittarius. Kung bago kayo sa channel ko guys, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button. Wow. Okay. Far Sign Leo R. Sagittarius. Nako. Sa araw na ito, it's 2 days message. Monday and Sunday siya. Mag-iingat ka kasi posibleng makatanggap ka ng isang message of concern. It's either medyo mag-aalala ka, so pwedeng may message dito or may gustong sabihin sa'yo. If ever may work ka, yung employer mo or yung boss mo, ay may ibabalita sa'yo. It's either babawasan niyo yung sweldo mo or babawasan niyo yung trabaho mo. Or it's either kailangan mong magtrabaho ng double time, gabi at araw. Pero yung sweldo ganun pa rin. Parang ganun. So, pakicomment sa comment section. If ever man makatanggap ka ng message from someone na mayaman, influential. Kasi eto, na-privileged lady na to. Mayaman siya eh. May privilegio siya. So, yun. Pwedeng makatanggap ka ng mensahe, letters, chat, call, or yun, announcement na pwedeng magbigay sa'yo ng pag-aalala. Tungkol sa iyong pera, tungkol sa iyong trabaho, or pwedeng maka-apekto to sa iyong financial na buhay. Okay? So, yun. Or pwedeng makatanggap ka ng notice na Saturday, Sunday, kailangan mong mag-overtime or kailangan mong baguhin or may magbabago sa schedule mo. Parang gano'n, if you're working. Wow. So, nakikita natin dito guys na sobra kang magiging busy. Sobrang busy na Far Sign Leo R. Sagittarius sa 2 days na to. May pagbabago. Siguro, for the past few months, medyo chill-chill lang yung trabaho mo or medyo maluwag yung trabaho mo. But now, nakikita natin na may posibleng shifting, may pagbabago. So, kung nagtatrabaho ka siguro sa umaga, pwedeng sa gabi ka na, or kung sa gabi ka sa umaga, or pwedeng gabi at araw, parang ganun. So, comment down below if resonated. Okay, the Sun. Ang ganda. Hangman. So, nakikita natin dito, Far Sign Leo R. Sagittarius, na may naghihintay sa inyo ng nasa waiting game kayo, nasa waiting time. It's either naghihintay kayo ng positive news or occasion, celebration. So, posibleng Saturday, Sunday, naghihintay ka ng result tungkol sa isang positibong balita. Okay? Kaso lang, yun nga, may message of concern ka dito. Ano man itong hinihintay mong pera, or trabaho, confirmation, announcement, tungkol sa positive na pangyayari, ay hindi mo siya matatanggap ngayon na 2 days na to. So, sinasabi na posibleng hindi matuloy. So, ano ba yan? May occasion kang pinaplano, may pinaplano kang celebration, may pinaplano kang travel, may pinaplano kang ano bang pinaplano mo sa 2 days na to or next week na posibleng masaya, ang posibleng hindi matuloy siya. Okay, so comment down below if makaka-resonate ka dito. So yun, nasa 9 na buwans ka, medyo makakaramdam ka ng pagod sa 2 araw na to. Medyo mawalan ka ng interest eh, kasi parang iisipin mo na yung pagod mo, yung sacrifices mo, yung kung ano man tong ginawa mong sakripisyo, obligasyon, ay posibleng nasayang. O parang yun yung pakiramdam mo, diba? If ever naghihintay tayo ng kung ano man na hinihintay natin and na-disappoint tayo, syempre mawawalan ka ng interest. So yun ang pwedeng
maramdaman mo. So, Knight of Wands, sinasabi na huwag mong aalisin yung pag-asa sa puso mo. Siguro sa ngayon, hindi siya matutuloy. Or siguro sa ngayon, hindi pa ito panahon. So, kailangan mong, Five of Pentacles. Nakikita ko sa'yo dito na medyo nag-aalala ka sa usaping pera. First sign Leo or Sagittarius. Medyo problematic yung situation mo, lalo na sa pera. Parang, walang pag-asa. Yun ang nakikita natin. Medyo nawawalan ka ng interest, nawawalan ng pag-asa, or kano pa man. Death card. So, sinasabi ng baraha na it's an ending. So, pwedeng nawalan ka ng interest, nawalan ka ng pag-asa, nawalan ka ng kung ano man to na nawala sa'yo. Pero, itong Nine of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo na minsan may mga pinto na nagsasara para sa iyo, pero hindi yan ibig sabihin na dyan ka na lang talaga. Kasi minsan may nagsasara pero may nagbubukas naman ng ibang opportunity. So, if ever trabaho yan, like nawalan ka ng trabaho na hindi mo inaasahan, siguro hindi yan para sa'yo. May tamang lugar, may tamang company, may tamang oras para sa'yo. Parang ganun yung sinasabi ng baraha. Okay, Six of Pentacles. Nakikita ko sa'yo dito na person, nangangailangan ka ng pera. Nangangailangan ka ng tulong pinansyal. Nangailangan ka ng suporta, protection, parang ganun. Financially, sinasabi ng baraha sa'yo, nasa ganito kang sitwasyon. Sobra yung scarcity mo eh. Namumroblema ka sa pera or pwedeng namumroblema ka din sa health. Ang sinasabi ng Six of Pentacles, may pwede kang hinga ng tulong. May prospect kang tao na pwedeng hinga ng tulong. Pwedeng mayaman siya or financially stable. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, kailangan mong lakas loob para humingi ng tulong sa kanya. Okay, comment down below guys. Huh, diba? So, Knight of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong lakasan ng loob mo kung gusto mong humingi ng tulong. Kasi parang nasa mindset mo yun na mataas siguro yung pride mo na kahit anong mangyari, hindi ka hihingi ng tulong. Kahit anong mangyari, hindi ka mag-ask ng kung ano man na pabor. But dito sa barahang to, sinasabi na be courageous, be strong, have faith na kung sino man itong taong ito na gusto mong hinga ng tulong, ay posibleng mabibigyan kayo ng tulong na pwedeng maging dahilan ng pagkalma ng iyong emosyon. Kasi kung makikita mo, medyo medyo hindi ka makatulog sa gabi, or pwedeng nakakatulog ka sa gabi, pero may mga iba sa inyo na hindi balanse yung emotion. Yung mabilis magalit, mabilis ma-irita, dahil may problema sila sa pera. Parang ganun. So, comment down below if you resonated. Thank you guys. Bye!